Nagsimula ang series sa isang kamukha ni Oliver na ginigisa sa media ng maraming Jessica Suka. Hindi kasi sila naniniwala sa kwento nito tungkol sa isang behemoth na elepante na maraming pinatay na mga hayop at mga tao. Sinabi ng lalaki na sa pagdating ng elepante ay pinag-aapakan lang nito ang kanilang mga sasakyan. Kaya marami sa kanila ang nasugatan. At matitigok na sana siya pero dumating si Yujiro na pinagbubugbog ang malaking elepante. Dahil hindi pa rin maniwala ang mga nagtatanong ay nawala ng gana ang testigo at tumalikod na lang. Saka sa bahay ay sinabi niya sa anak na totoo ang nakita niya. Inatake ni Yujiro ang elepante gamit lang ang kamay nito. At nang mamatay ay saka siya kumain ng karne nito. Samantalang ang ama ay nanggisa ng behemoth, ay pinakita naman si Baki na nanghuhuli lang ng praying mantis. Kalaunan ay isang bata ang inutusan ng mga kaklase nitong bully. Kaya pumasok si Romina sa paaralan ni Baki at tinutukan ng kutsilyo si matabang bad boy at nagtanong kung saan ang pinakamalakas na tao. Kaya natawa ang mga gangster at sinabi sa bata na magpunta ng tabing ilog. Nagpunta nga doon ang bata kasama ng iba pa at dumating si Baki. Inakala daw ng bata kung bibihin siya ni Baki, pero pinalo siya nito sa puwet kaya nahulog at nagbounce sa tubig. Pwede pala yun. Pero sinabi ni Baki na friends na daw sila. Dumating si Stridem at binalita kay Baki ang pagpatay ni Yujiro sa malaking elepante. Pero sinabi ni Baki na wala siyang paki. Habang naglalakad sila ay nag-shadow boxing si Baki sa harap ng bata. At doon ay unti-unting nakikita ng bata ang nai-imagine ni Baki na kinakalaban nito. Ito daw si Iron Michael. At nagawa pa nitong masaktan si Baki na tumilapon. Saka tumayo si Baki at sinipa ang mukha ng kalaban na na-knockout. Kaya nasabi ng bata na madaya. Kaya nang makita sila ng iba ay para daw silang baliw. Ngunit dito ay tinuro ni Baki sa mga bata kung paano mag-imagine at maglaway habang nag-iisip ng maasim. Subukan mong mag-imagine ng gwapo at maganda at tignan mo kung ano ang maglalaway sa iyo. Nagpunta sila ng tirahan ni Baki at doon ay sinabi ni Baki na ang tatay nito ang pinakamalakas sa lahat. Hindi lang tao dahil maging sa mga hayop. Maging ang cancer ay walang kaya sa kanya. Pumasok sila sa basement kung saan nagsasanay si Baki. Doon ay nakita ng bata ang kulungan ng isang praying mantis. Sinabi ni Baki na nakapatay daw ang tatay nito ng dambuhalang elepante. Kaya siya naman daw ay lalaban sa inimagine nitong malaking praying mantis. Sinabi ni Baki na kung mas malaki lang sana ang mga insekto kaysa sa mga hayop at tao ay malayong mas malakas ito. Katulad ng garapatan ng aso na ang taas ng talon nito kumpara sa height nito. Kaya ang praying mantis ang napili ni Baki dahil ito daw ang isang predator na insekto. Sinabi ni Baki na kayang-kaya nitong ma-imagine ang kalaban na pinalaking praying mantis. At sa kaunti-unti ding nakita ng bata ang malaking imahinasyon ni Baki na praying mantis. Niloloko yata tayo nito eh, nagpatuloy na kinalaban ni Baki ang malaking insekto at naihagis-hagis siya sa pader. Kahit sinisipa ni Baki ang ulo ng insekto ay wala itong epekto dahil hindi ito parang tao. Sinubukan pa nitong sakalin ng mantis pero nakikita siya nito sa likod at hinuli para kainin. Nag-enjoy si Baki sa laban nila at wala daw siyang pakialam kahit tao o insekto ang kalaban, dahil alam daw niya ang kanyang lakas. Nailock naman niya ang mantis, pero dahil mas malakas ito sa kanya ay naihagis pa siya sa mesa kaya nasugatan. Alam ng bata na imagination lang ang ginagawa ni Baki at nagtataka ito dahil sineseryoso ng bida ang laban kahit nasasaktan. Napagtanto ng bida nakitang-kita siya ng mantis sa lahat ng anggulo at wala siyang tatakbuhan. At naalala niya ang kanyang ama na hindi rin siya makakatakbo. Kaya nag-isip siya ng paraan para masaktan ito sa leeg. Pinakita ang lolo ni Saitama na naglalakad sa gubat nang makakakita ng mantis na kinakalaban ang isang ibon. Akala nito kung mananalo ang ibon pero sa huli ay yung mantis ang nanalo. Kaya hinuli niya ito at ginaya ang paggalaw. Napagtanto ni Baki na hindi siya mananalo sa estilong pakikipaglaban sa tao, kaya ginaya nito ang estilo ng pag-atake ng mantis, at nagawa niyang ma-enjoy ang pakikipaglaban sa malaking mimic. At unti-unting umatras ang praying mantis na natalo. Hindi pa makontento ay ginamit din ang daliri sa pakikipaglaban sa mantis. Nagpunta si Stridem kay Yujiro at nakita niya ang malakas na tao na nagsisisid na parang isda sa malakas na agos ng tubig. Saka umaha ng ogre sa tubig at nagtanong kung ano ang nais ni Stridem sa kanya. Sinabi ni Stridem kalauna na nagawa daw ni Baki na makipaglaban sa isang imagination ng praying mantis. Pero napatawa ng malakas ang ogre dahil imahinasyon lang daw ito at hindi totoo. Pinakita sa balita ang presidente ng Amerika na nagpa-parade. Pero bigla itong nawala sa sasakyan nito na kinagulo ng mga tao. Si Baki pala ang nangkidnap dito at dinala sa isang resto sa kakinausap. Sinabi ng presidente na huhuliin nila si Baki, ngunit ito pala ang nais ni Baki.
at sinabi pa nito sa president na nais niyang makulong sa kulungan ni Oliver Biscuit. Binigyan ng cellphone ni Baki ang president na agad tinawagan ang bodyguard nito. Kalaunan ay nasentensyahan si Baki at dinala sa bilangguan. Pinagpila silang hubad papasok at siya ang pinakamabigat ang itlog. Kinausap siya ng warden at alam pala nitong nais ni Baki na makaharap si Oliver. Sa kasinamahan nila si Baki patungo kay Oliver dahil nang marinig ni Oliver ang pangalan ni Baki ay pinatawag niya ito. Nagulat si Baki nang makita ang magandang kulungan ni Oliver. Nagbukas ang pinto at masaya siyang binati ni Oliver. Mas lalong nagulat si Baki dahil sa ganda ng kulungan ni Oliver lalo na at may inumin at yosi ito. Alam ni Oliver na nais ni Baki na labanan siya para sa paghahanda sa laban nila ni Yujiro. Pero sinabi din ni Oliver na wala pa sa level niya si Baki. Sinipa at sinuntok ni Baki si Oliver pero nagulat siya nang walang epekto ito kay Unchain. Tapos sinabi ni Oliver na lalabanan daw niya ang number 2 na pinakamalakas sa kulungan. Hinatid si Baki sa kanyang kwarto dahil kakasamahin daw niya ang number 2 champion doon. Nakita niya si Iron Michael doon na natatakot at sinabing huwag maingay. Dahil maging siya na world champion ay sisiw lang doon. At nagulat pa si Baki nang makita ang malaking tao sa kama. Kinabukasan ay nakita ni Baki ang malaking tao na inakala niyang number 2. Titirahin niya sana ito pero biglang tinawag ng malaking tao ang number 2. Nakatayo pala itong natutulog sa cabinet. Ito si Jun Guevaro. Tinawag sila sa labas ng nagmumurang guard, pinagpila at pinagmumura. Maliban lang sa number 2 prisoner na parang invisible na kinuha pa ang sigarilyo ng gwardya. Kinausap nito si Boxer na sinabing adobong baboy ang ulam, kaya siya sinuntok ng guard dahil sinabing walang maingay eh. Sa cafeteria ay nakita ni Jun ang bagong baril ng guard, kaya kinuha niya ito at tinutukan ang langaw na damapo sa ulo ng guard. Kaya nanginig ang boss ng guard pero binalik ni number 2 ang baril. Habang kumakain ay isang malaking tao na champion sa MMA ang nais hamanin si Jun. Hinati gamit ang mga daliri ang isang katsarang bakal sa kanagyabang. Pinakita rin ni Jun ang binali na kutsara gamit lang ang bilis. Kaya tinapon ng malaking extra ang mesa. Kinuha ni Jun ang baril ng guard sa tabi at binigay sa kamay ng malaking tao. Sa kapinakalabit ito, sabay sipa kay Junjun. Muling tumayo ang malaking tao at sinabi ni Jun na maglaro sila ng sumo sa gym. Nagpunta nga sila ng gym at unang yamakap si Jun. Nang ihahagis na siya ng malaking tao ay nahihirapan ito. Sinapak ni Jun ang kalaban na nabutasan ang tenga. Saka kumuha ng buhok at kinutsara ang durak sa loob. Kaya nahilo ang malaking tao na natamba. Pagbalik ni Jun ay sinabi ni Baki na hindi pala pangalawang malakas na tao si Jun dahil madaya ito. Nakialam ang guard na kinuha agad ni Baki ang baton nito at ginawa ang trick ni Jun. Kaso ay tinutukan siya ng baril at tinapon sa solitary na nakaposas. Pero dumating ang matanda na binigyan siya ng pagkain. Saka nagkwento ang matanda tungkol kay Jun. Isa daw itong pirata na mula sa isang isla. Nagnanakaw sila ng mga babae sa karagatan dati pero nang nakita nito ang pang-aabuso ng gobyerno ng Amerika sa kanyang kababayan ay nagiba ang takbo ng mithiin nito. Bumuo siya ng sariling army na sinanay sa martial arts, laban sa mga espada, baril at bomba. Kaso ay mayroon pa ring may ayaw sa kanya at isa na dito ang US President. Sa meeting ay sinabi ng President na bombahan nila ang isla para maiwasan ang tiwalag sa kanila. Pero biglang hinawakan siya ng isang lalaki na nagbantang patayin ang President kapag hindi tumalikod ang mga guards. Sinabi nitong isa din siyang citizen ng isla na balak nilang sirain. Saka pinakita ang screen kung saan naroon si Jun sa bahay ng Presidente. Kasama nito ang pamilya ng Presidente. Inakbayan pa ang asawa at anak nito. Pinagpapatay pala nito ang Secret Service saka din umalis. Sinabi ng lalaki sa President na ganun din sila kamakapangyarihan. Sinabi ng matanda na nagpakulong din si Jun para labanan si Oliver, katulad ni Baki. Saka isa siya sa tatlong tao na may naka-assign na spy sat elite para bantayan palagi ang galaw nila. Ang dalawa pa ay sina Oliver at Yujiro. Ayos ang kwentuhan nila pero pumasok ang masungit na guard at hinampas ang hinlalaki ng matanda kaya nagdugo. Nais pa sana nitong pachupa sa matanda pero tinanggal ni Baki ang sombrero niya. Saka sinabi ni Baki na hindi nagpapatubo ng buhok ang chupa chops. Nagalit ang bantay at balak saktan si Baki kaya sinipa ito ng bida sa mukha. Naitapon ito ngunit muling umatake, kaya muling nasipa at na-outbalance kaya nahulog. Ngunit niligtas siya ni Baki kaya nagdugo ang nakaposas nitong hinlalaki. Hindi na daw kayang humawak ng kalbo, tapos dumating pa si Jun na sinabing hayaan niyang mahulog ang kalbo. Pero niligtas ni Baki ang guard kaya napailing na lang si Jun. Bilang pasasalamat ay hindi daw gagawa ng incident report ang kalbo. Sa paggawaan ng rilis ng tren ay sina Baki at Iron Kalbo ang pinakamabilis sa pag-abante.
kumain ang dalawa at sinabi ng boxer na sasali daw siya sa laban sa heavyweight, at ito daw ang dahilan kaya wala siyang pakialam sa rankings ng mga fighter sa kulungan. Kaso ay nagpadala ng $2 million ang boss ng Boxing Association sa preso, para huwag nilang hayaan na makapag-boxing ulit si Iron Calvo. Dahil malakas si Iron ay inutusan ng warden ang tatlong magkakamukha na bakla na tinawag nilang lips, teeth, tongue. Pangbakla talaga. May kakayahan ng mga ito na mag-teamwork na parang iisang tao. Sinabi ng mga ito na gawin nila ang trabaho sa gabing iyon. Kaya tinawag ng guard si Iron sa labas para maglaban sila sa mga bakla. Sinabi ng mga bakla na mababa daw ang rating nila para kay Iron. At kahit na malakas ang suntok nito ay marami pa rin siyang kahinaan na hindi tulad nila na expert sa maraming martial arts, kasama na ang baklaan. Sinuntok, sinipa, sinapok nila si Iron. Nasaktan at nagalit ang kalbo na hinabol ang isang nagpahabol. Pero na flying kick siya sa likod na napadapa. Kaya malaya nilang pinagsisipa ang kalbo sa mukha na nasaktan. Kaya napatakbo ang kalbo sa isang corner para hindi siya matira sa puwet ng mga bakla sa likod. Sa kanagala Epo Makunachi Deep Sea Roll daw ito. Pero pumusisyon din ang mga bakla na aatake. Sa kasabay-sabay silang sumusuntok kaya nabagbog ang kalbo na napaluhod sa lupa. Sa kasinakal ang kalbo at tinapakan sa mukha. Kahit na inawat na sila ng guard ay masaya ang mga ito sa pagbugbog sa kalbo. Hanggang mawalan ito ng malay. Papatayin sana nila ito gamit ang kutsilyo. Ngunit biglang may nagpatama sa kanila ng tusok. Saka nakita nila ang pagdating ng nagpapaikot-ikot na June hanggang mabangga sa pader. Sa harap ni June ay hindi makarelax ang tatlo. Pero agad nilang pinaligiran si June gamit ang triangle formation nila. Inistorbo ng isa si June sa kabinalak suntukin ng isa. Pero ihi ang nasuntok niya dahil inihian sila ni June. Saka ito nahiga na naghamon ng baklaan. Pero wala sa mood ang mga bakla kaya inapak-apakan nila ang mukha ni June. Kaya nag-nosebleed ito na muling tumayo. At kunwari tinawag nito ang hangin at pinatangay ang t-shirt. At gamit ang putik ay sinulatan ang mukha, pinatigas ang muscle at sinabing maglalayag daw siya sa lupa. Baliw, muling pinaikutan ng tatlong bakla ang pirata at tumalon pa sa mataas na pader ang isa. Sinamantala ng dalawa na umatake pa bakla. Pero na-uppercut ang isa na balak mang chop-chops. Kaya lumipad dito sa harap ng nasa taas na duguan ng mukha. At bumagsak una ang ulo sa lupa. Dahil sa takot ay napaihi ang isang bakla at kumari pass ng takbo. Samantalang yung isa naman ay napaupo sa gilid. Dahil panalo na si June ay binura nito ang putik sa mukha at nag-ayos na. Saka inutusan ng guard na ayusin ang nasa lupa na kakambal ni Doyle. Sa kulungan ay nakita ni June si Baki na nakaluhod pero busted agad dahil ayaw daw ni June ng chupa chops. Sinabi nito na kung nais siyang labanan ni Baki ay pwede nila itong gawin sa oras na iyon. Pero biglang nagsalita ang naninilip na Oliver at sinira ang pinto gamit lang ang lakas. Saka pumasok ito dahil hinahanap niya si June. Sinabi ng dalawang talk mall na iniwan na daw nila ang kanilang mga laruan at lumaki na. Pero hindi nila matanggal ang paghahanap ng laban. Saka sinabi ni Oliver na nakikipaglaban daw siya para sa mahal niyang chicks. At maglalaban na ang mga ito nang biglang pumagit na ang papansin na Baki. Saka nagdadakdak ng wala sa lugar, kaya sinapak siya pareho ng dalawang mas matanda at naihagis at nahilo. Nasabi ng dalawa na ang Hanma blood daw ang isa sa pinaka nagigising kapag laban ang usapan kaya naging manyak si Baki. Nilabas ni Oliver ang gamit ng babaeng mahal nito at sinabing ito ang pinakamabango sa lahat ng bagay. Sinabi ni Oliver na amuyin daw ni June, pero parang katas ng saluyot na dura ang nilagay niya dito. Kaya napaiyak ng malakas si Oliver at mabilis na tumakbo. Napatanong si June sa mga ka-cellmate kung totoo bang may chicks si Oliver. At sinabi ng chismosong matanda na mayroon silang naririnig na palaging pinagyayabang si Oliver na chicks nito. Pero naiisip lang nila na baka imaginary lover lang ito. Pero pinakita si Oliver na nag-ayos at nagsuot ng tuxedo saka pinuntahan ang babae sa kabilang kwarto. Masaya niyang binati ang mahal, pero binato siya ng sigarilyo, base at iba pang bagay. Pero pilit pinasaya ni Oliver ang babae. At nang sinabi ng babae na mahal niya si Oliver ay parang aso itong mabilis na dumila, saka lumindol. Sa kulungan naman ni June ay pinapakinggan nito ang isang lalagyan dahil may nakatago daw ditong lakas ng loob. Saka pinakita ang isang bata na nagsasalok ng lakas ng loob mula sa gitna ng malakas na bagyo. Saka binigay ito kay June bago ang pagpunta nito sa US. Dumating ang araw ng paglalaban ni Oliver at June at walang nagkalat na security at mga preso. Dahil parehong sila ay excited sa laban ni na Oliver at June. Naunang lumabas si June na sinabi ng fans nitong pinakamagaling na pirata. Saka naman lumabas si Oliver dala-dala ang malaking kama ng chicks nito.
Excited ang mga preso na makita ang babae ni Oliver dahil walang chicks doon. Pero natigilan silang lahat nang makita ang babae nitong pinakamataba sa balat ng lupa. Dahil nahiya ang babae sa paningin ng iba ay pinagalitan at dinuraan nito si Oliver. Kaya sinabi ni Oliver na maganda ang babae niya, na sinang-ayunan ng mga natatakot na inmates. Sa kagamit ang mga muscles ay sinira ni Oliver ang tuxedo sa katumalon palabas ng damit na nakatayo pa. Parang yung medyas at brief mong hindi mo nilalabhan. Binuksan naman ni June ang lalagyan at feeling niya ay lumabas ang malakas na hangin dulot ng bagyo. Tinanggal ni June ang bandana nito at hinamon ang malaking tao ng larong loose or loose. Hahawakan nila pareho ang bandana at magsuntukan at kung sino ang unang makabitaw ay talo. Unang pinagsusuntok ni June si Oliver sa mukha ng maraming beses. Alam niyang hindi mana knockout si Oliver pero ang goal niya ay mabit iwan ni Oliver ang bandana. Saka sinuntok pa ito sa baba kaya natamba si Oliver. Pero nagamit ni June ang dalawang kamay sa paghawak sa dambana. Saka biglang tumayo si Oliver na nakangiti at nangantsaw. Sabay sabi na papalitan din niya ang paghawak sa bandana. At gamit ang hinlalaki at hinliliit. Kaya nag-isip ng pandaraya si June at kumuha ng balbas na ginawang karayom at hinaipan sa mata ni Oliver. Kaya nangati ang mata ng malaking tao. Sinamantala ni June na itapon si Oliver na muntik mabat iwan ang bandana. Pero muli nitong nahawakan kaso ay gamit ang buong kamay. Kaya siya naman ang kinutsa ni June sabay pakita ng hinlalaki at hinliliit hawak ang bandana. Saka maraming beses na pinagsusuntok pa ni June si Oliver na mukhang kawawa. Pero tinawag ni Oliver si June at sinabing hindi na niya hawak ang bandana. Kaya nagulat si June. Pero gaya-gaya ito na pinatong din daw ang bandana sa palad sa kasinuntok at sinipa uli si Oliver. Iniuntog naman ni Oliver sa lupa si June pero nagawa pa rin itong may patong sa likod ng palad ang panyo. Kaya naboryong si Bucky at sinabing tae ang laban nila. Kasalukuyang binabalanse ni na June at Oliver ang panyo sa simoy ng hangin. Nang biglang makita si Bucky na natulog sa tabi ng cheeks ni Oliver. Kaya napasigaw si Oliver, lalo na nang sabihin ng babae na boring ang laban nila sa panyo sabay halik kay Bucky. Tapos sinipa pa siya sa mukha ni June kaya nagdugo ang ilong niya. Ginamit pa ni June ang sapak at sungkit tenga na estilo nito. Pero nainis na si Oliver, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni June sa kasinuntok sa dibdib kaya tumilapon sa nasirang pader. Nagpasalamat naman si Bucky kay Maria na cheeks ni Oliver. Sinabi ni Oliver na dahil daw kay Bucky ay natanggal ang galit ni Maria. Isinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Oliver nang kumanta ng pangpirata si June at muling tumayo. Saka mabilis itong tumakbo at sinipa si Oliver na naitapon. Nagyabang pang magsalita si June, pero seryosong tumayo si Oliver at sinabing nagkamali sa pagtrato na bata si June. Umihip ng hangin at mabilis na muling susuntok si June, kaso ay sinapak siya ni Oliver sa mukha at nasabi sa sarili na matagal na panahon na daw nang huli siyang seryosong nanapak ng tao. Kaya natalo si June. Samantala ay pinakita naman si President Bush na ginawang driver ni Yujiro. Balak pala nitong gantihan ang tao ni June na bodyguard niya. Kaya pag-uwi niya kasama si Yujiro ay nasabi ng bodyguard na hindi niya kayang protektahan ang US President kay Ogre. Kaya sinipa ng bodyguard ang President palabas sa kaumastang lalaban kay Ogre. Pero sinagip ni Yujiro si Bush na finayfanger ang tenga. Sinabi ni Yujiro na ang nais niyang makilatis ay si June na master ng bodyguard. At pinakita si June na bagsak sa lupa. Pero pinilit niyang tumayo dahil naiisip pa rin nito ang kanyang naghihirap na mga tao. Muli silang nagkaharap ni Oliver kaya pinatigas ni Oliver ang katawan at handang sumuntok. Pinagyabang ni June ang kanyang balance na konektado daw sa lupa tulad ng ibang fighter. Saka isang patid lang niya kay Oliver ay tumalbog ito. Saka naghiyawan ng mga tao na siya ang panalo. Saka biglang nasa harap niya si Yujiro at Bush na nagsasabing siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ngunit nahilo na pala si June dahil in reality ay lamog ang mukha niyang naitanim sa lupa dahil sa lakas ng suntok ni Oliver. Sinabi ni Oliver kay Bucky na hindi daw kasi pinatigas ni June ang kanyang muscles na katulad ni Oliver. Kaya hindi sapat ang balance lamang. Biglang binuhat ni Oliver si Bucky kaya galit na sinabi ng bida na ibaba siya. Binabanga siya ni Oliver pero sinapak sa likod kaya para siyang naihagis na papel. Pero tumalbog at handang bumalik. Pero yumuko si Oliver at sinabing ang totoo ay hindi niya pinaganda ang katawan para sa paglaban. Saka pinakita ang gamit nito na pagbuhat sa mahal nitong si Maria. Saka siya kumakanta dala si Maria pabalik ng kanyang kwarto. Dahil sa pagkatalo ay umalis si June nang hindi nalalaman ng mga kasama. Nag-iwan ito ng envelope na may lamang pera na mukha niya. Imbitasyon daw ito para kay Oliver kung sakaling nais niyang magpunta ng kanyang isla. Nakita ng mga jail guard ang nahukay na butas ni June kung saan siya tumakas.
Sinabi ni Oliver na ginawa daw niya ito para hindi mapahiya ang mga bantay kung sakaling dumaan siya sa front gate. Saka bumalik si June sa maliit nitong isla, namutol ng kahoy at nakipagkwentuhan sa mga kaibigan. Sa kulungan ay sanisigawan ng jail guard ang mga kulong nang magpalam si Baki na lumabas. Nagbibingihan ang jail guard kaya sinipa ito ni Baki na natulog. Sinapak niya ang isa pa na natamba, saka nag-ingay ang mga nasa kulungan na e-cheer si Baki. Binaril siya ng mga guards ng ilang beses pero mabilis siyang nakailag. Sinira niya ang bakal na pinto at binugbog ang iba at kinuha ang susi. Mabilis siyang lumabas pero nakita niya ang warden at mga jail guard na may rifle. Saka sinabi ni Baki na nais niyang maging unchained. Patawa-tawa na lumapit ang warden na iniisi-isi si Baki. Saka inutusan ang mga tao na ilapit ang baril nila sa bida. Pero biglang nasira ang sunglasses ng warden. Sinabi ni Baki na ginawa daw niya ito nang lapitan siya at napakabilis kaya hindi nakita ng warden. Pinakita ni Baki ang tig-isang botones ng damit ng mga jail guard kaya maging ang mga ito ay natakot din. Sinabi ng bida na sino mang magkamali o magbalak na barilin siya, ay tatanggalin niya ang Junjun, leeg o bunganga. Sinabi ni Baki na ang tunay na hostage sa oras na iyon ay ang warden at mga jail guard. Sinigawan ni Baki ang warden na akbayan siya, na agad nitong ginawa. Saka siya hinatid sa labas ng dalawang pinto. Pagkalabas ay natuwa si Baki dahil nagawa niyang maging unchained. Saka inutusan ulit ang mga bantay na hulihin ulit siya at dalhin sa loob. Nakasalubong nila si Oliver na nakamotor na balak sanang sundan si Baki. Galit itong tumayo sa harap ni Baki, ngunit sinabi ni Baki na ano bang pinagkaiba nila kung nagagawa din ni Baki na lumabas at pumasok ng kulungan. Nagtanggal ng damit si Oliver na handang lumaban. Pero sinabi ng pag-alit ni Baki na huwag daw siyang maliitin at inutusan itong bumalik at kumain at magpalakas. Dahil sa narinig ay magagalit sana ang bakulaw, pero bigla itong kumalma. Saka hinawakan ang balikat ni Baki na agad namang tinanggal ng bida. Saka inutusan ni Baki ang iba na pumasok na sila at sinabing parang hindi rin unchained si Oliver na kontrol ng iba. Kaya sa inis ni Oliver ay tinapon nito ang sariling motor. Sa kulungan ay pinuntahan ni Oliver si Baki na nakalagay sa solitary. Saka pinagyabang nito ang nagagawa niya sa kulungan gaya ng pagkain ng masarap at may chicks pa. Saka nito inihiyan ang ulo ng bida. Pero sinabi ni Baki na darating ang araw na magmamakaawa si Oliver na labanan siya. Saka tumawa ito ng malakas na mas lalong kinainis ni Oliver. Habang kumakain ay uminom ng masarap na wine si Oliver. Pero naisip niyang ano ba ang masyadong pinag-iba nito sa normal na wine at napakamahal. Sa kanya ito binasag at sinabing tawagan si Warden. Samantalang si Baki naman ay malamig na tubig ang ininom. Sinabi ng Warden kay Oliver na dahil sa ginawa ni Baki na paglabas ng pinto ay nakaapekto ito sa ibang selda na naroon. Kaya napatanong si Oliver kung nagdadalawang isip ang Warden sa lakas niya. Naagad na tinanggi ng Warden. Sinabi ni Oliver na magluto sila ng pera sa paglalaban nila Baki para hindi sayang ang laban nila. Pinakita ang nakaraan ni Maria na sexy ito dati ngunit dahil sa paggamit ng gamot ay naging masyadong mataba ito. Kinausap siya ni Oliver at nagpalam na makikipaglaban ito muli. Kaya nagpunta si Oliver kay Baki at sinabing maglalaban sila pagkatapos ng dalawang linggo. Pero nais ni Baki na maglaban na sila agad, kaya sinipa niya si Oliver na tinawag niyang Mr. Chain dahil sa politika. Sa kanya pinagsisipa-sipa ito na nasaktan. Ngunit agad ding tumayo si Oliver at sinapak si Baki na tumilapon sa pader. Sinabi ni Oliver na hindi siya kaya ni Baki kapag nakatali. Kaya nilagatok ni Baki ang kamay paharap. Saka pinatigil ang daloy ng dugo patungo sa hinlalaki at natanggal ang posas ng daliri. Malaya na silang magkaharap na parang nasa ring. Sinuntok ni Baki si Oliver pero agad na hawakan ni Oliver ang kamay ni Baki. Saka ito hinayla sa harap ng kalbong naging testigo sa laban nila. Nasira ang pader, saka mabilis na hinawakan ni Oliver ang isang kamay at paa ni Baki sa kawin na siwas sa ere ng matagal na parang damit. Hinuli ito at ginawang football na binangga sa iba pang pader, doon sa kulungan ng angkel mong manyak. Binalibag ni Oliver si Baki, saka malakas na sinuntok ng dalawang beses sa pinto kaya ito nahulog sa labas dahil sa lakas ng maskuladong toro. Pinagpatuloy ng guard ang panonood. Tumira naman si Baki ng pagsipa sa paa. Pero pinulot lang siya ni Oliver na tinaas. Sipa ng sipa si Baki pero walang epekto kay Oliver. Saka siya tinapon ng malaking tao na pinatalbog at nabasag ang sahig. Ngunit nakagalaw pa rin si Baki na naisip na maganda sa pakiramdam. Katulad din ng feeling niya noong bata pa siya nakalaban ng ama na walang kaya. Saka feeling pa niya ay natunaw siyang parang ice cream, saka naging tubig. Saka tumalbog siyang bigla mula sa sahig at kalmado na tumayo. Naiwan pa daw sa sahig ang mukha ng halimaw dahil sa muscles ni Baki.
at naging tahimik siya kahit maingay si Oliver. Aatake sana si Oliver pero bigla siyang natomba sa harap ni Bucky. Nagtaka ang mga warden kung bakit natomba ang malaking tao, at nang tignan nila sa recording ay mabilis palang sinuntok ni Bucky ang panga ni Oliver kaya siya natomba. Tumayo ulit si Oliver at mayroon itong sinabing perfect defense laban sa martial arts. Saka ginawa nitong bilog ang katawan na parang bola. Nag-defense siya na parang armadillo pero sinipa pa rin siya ni Bucky. Ngunit walang epekto. Kayang-kaya daw kasi ni Oliver na pagalawin ang puwersa nito sa sariling muscles sa katawan. Naalala ni Bucky ang kalabang martial artist na doktor dahil kapareho niya ng teknik si Oliver. Ginamit ng bida ang pangtalo na teknik kay Oliver pero para lang siyang sumuntok ng bakal. Tapos biglang hinuli ni Oliver ang kamay ni Bucky, saka para siyang sinagpang ng malaking bunganga. Tatakas sana si Bucky pero kinain siyang buo at naging biktima ng chupa chops sa loob ni Oliver. Saka din siya iniluwa na walang malay. Sinabi ni Oliver na hindi daw matatapos ang laban nila dahil walang referee. Pero kung sasabihin daw ni Bucky na talo na siya ay tapos na. Ngunit sinabi ni Bucky na ganun din si Oliver. Nagalit si Oliver na pinagpapadyakan ang bida na nakailag-ilag ngunit nasipa ito sa ere. Saka muling kinain ng bilog na Oliver si Bucky. Pero na-finger ng bida ang ilong ng bakulaw at sinabing hindi niya pwedeng ulitin ang chupa chops. Hinampas ni Oliver si Bucky na naihagis ngunit nagdugo ang ilong nito. Sinabi ni Bucky na nais niyang talunin si Oliver ng palakasan at hindi sa pamamagitan ng teknik. Nais daw niyang makipagsuntukan ng harapan kay Oliver kaya natawa si Oliver. Saka sumigaw si Iron Michael at binalaan si Bucky na mamamatay siya kapag harapang santukan. Kaya mas lalong sumugod si Bucky para magsuntukan sila ni Oliver. Nagbasagan sila ng mukha at nagawa daw ni Bucky na makayanan ang lakas ni Oliver. Para mapa-atres niya si Oliver ay straight punch ang gamit niya. Napa-atres nga si Oliver na nagtataka din kung bakit siya natatalo ng mas bata sa kanya. Naipit siya sa pader ngunit patuloy silang nagsantukan. Sinuntok ng malakas ni Oliver ang mukha ni Bucky pero bumalik ito ng headbutt na kinasaktan ni Oliver. Saka umatake pa ito ng isang napakalakas na pag-atake kaya nasira ang pader at naitapon siya sa labas. Samantalang si Oliver ay bumagsak ng sahig na nahilo. Muling nagkamalay si Oliver at nagulat ito dahil nakita si Maria na nakatayo. Naglakad ito para tignan siya at inamin ni Oliver na natalo ito. Kaya binuhat niya ito pabalik. Kalaunan ay sinabi ni Oliver sa mga preso na opisyal siyang tinalo ni Bucky. At saka inutusan ng warden na palayain na agad si Bucky para siya pa rin ang number one master doon. Kaya pinaalis nila si Bucky gamit ang bike at escort na chopper. Nabalitaan din ni Yujiro kay Stridem na natalo ni Bucky si Unchained gamit lang ang lakas. Nakita nila ang mga wild animals at pinagkukulit ni Stridem si Yujiro kung kaya bang talunin ni Bucky ang mga hayop doon. Pero nagalit ulit si Ogre kaya napatigil ang matanda. Kalaunan ay tinuro ni Stridem ang T-Rex at nagtanong kay Yujiro kung kaya ba niya itong talunin. Kaya napatawa na lang si Yujiro. At sa pagtatapos ng series ay nakita ng mga Monero ang nakabalot sa asin na katawan ni Pickle at ang hinuhuli nitong dinosaur. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad. Para tuloy lang tayo sa bakbakan, baklaan, yugyugan at o anime recaps, mapapawaw ka sa sarap.